Psalm 92 verse 1. Pag nakita niyo na po, say amen. 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 Let's all read Psalm 92 verse 1. Ready, go. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Psalm 116. Ito po ay patungkol po kay David about po sa Thanksgiving. So, basahin lang po natin yung buhay. Hindi po ako dito mag-abay sa buong chapter. Pero, yung buong essence po kasi nito is about David's Thanksgiving to God. Basahin po natin responsively. Nauna po ako sa verse 1. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. The sorrows of death passed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Gracious is the Lord in righteousness. Yea, our God is merciful. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with me. I will walk before the Lord in the land of the living. I said in my face, O men are liars. Amen. I will take my cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all of His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am thy servant, and thy servant, and the son of thy handmaid, thou hast loosed my bonds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. In the courts of the Lord's house, and in the midst of the O Jerusalem, praise ye the Lord. Basahin natin sabay-sabay, verse 17. Ready, go. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. Yan, napakaganda po ng chapter. Naranasan nyo na po sa buhay nyo yung time na ang Lord is sumagot sa panalangin, o yung time na hirap po tayo sa trial, tapos darating yung sagot ng Panginoon sa buhay natin. Parang ang sarap isipin, no? Ganun yung nararamdaman ni David dito sa chapter 116. Lord, mahirap yung dinanas ko na trial, mahirap yung pinagdaanan ko, nagkasakit ako, may mahal ako sa buhay na mapapahama, pero nandyan ka, iligtas mo ko, salamat. Naranasan nyo na po sa buhay nyo, yung Panginoon ikumulong po sa inyo, at ramdam nyo yung pagtulong niya po sa inyo. Amen? Amen. Ito po yung time ng Thanksgiving ni David, at doon po tayo mag-aaral ngayon sa Psalm 92 verse 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Amen. The gravity of gratitude. Yun po yung title ng nagawa kong mensahe kanina. And the gravity of gratitude, yung bigat ng pasasalamat. Gano'n po kabigat ang magpasalamat sa Panginoon? Salamat, Lord, sa pagkain ito. Amen. Nasasabi lang ba ng salita yung pasasalamat natin? Ang pasasalamat po sa Biblia na pinakita po, yung salita ng Diyos sa mga prophets, sa mga kings, pasasalamat nila sa Lord. Offering nila ang Panginoon Jesus, hindi lamang po ito pasasalamat na lumalabas sa bibig, galing po sa puso. At ito po yung pasasalamat na nais marinig ng Diyos sa atin. Yung pasasalamat sa pagtulong ng Diyos sa atin, yung pagbigay natin ng ating pasasalamat sa Kanya na hindi lamang sa salita, kundi po sa gawa. Buksan po natin sa 1 Thessalonians 5:18. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay tayo po'y magpasalamat dahil ito po yung kalooban ng Panginoon. So ibig sabihin, may mga times na parang hindi sagana, may mga times na kagaya nito, kaunti tayo, pero salamat sa Diyos na dito tayo. Eh. Salamat sa Diyos na dahil tayo makinig ng Kanyang salita. At salamat sa Diyos, lagi niya tayo hindi pinapabayaran. Sa 1 Chronicles 16, verse 8 ako nalang magbabasa, pero kung gusto niyo po, pwede niyo po buksan. 1 Chronicles 16, verse 8. Ito yung mga passages sa Bible na mayroong kaagipat pa kasama na pasasalamat. 16 verse 8. Give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. So, giving thanks unto the Lord also comes with sharing His good deeds, with sharing your testimonies, with sharing the love of God. Give thanks unto the Lord, call upon His name, and make known His deeds among
the people. Ipakita mo, ipaalam mo sa mga tao yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So hindi lang pala masasalamat na thank you yung sinasabi sa Biblia. Pati pa na pag-share ng Word of God, masasabi mo rin kapag ka mapagpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Amen. So verse 34, sinabi din dito, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Makikita po natin na napakaraming passages sa Bible about sa thanksgiving. Even Christ gave thanks. Matthew 15, verse 36. Matthew chapter 15, verse 36. "And He took the 7 loaves and the fishes and gave thanks and break them and gave to His disciples and the disciples to the multitude." Even the Lord Jesus Christ gave thanks. Chapter 26, verse 27. "And He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it." So even remembering yung cup at saka yung bread, kasi alam niya i-offer niya yung sarili niya. He gave thanks. So makikita natin dito, si Jesus Christ, nagpasalamat din siya. Sa 116, kanina binasa natin na nagbigay ng pasasalamat si David. 2 Corinthians 4:15, "When we give thanks, we glorify God." 2 Corinthians 4:15. "For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God." Ang pasasalamat natin sa Diyos ay nakakapagbigay sa Kanya ng glory. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya. True gratitude or true thanksgiving is done with prayer. Philippians chapter 4, verse 6. Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Amen. So thanksgiving is always with prayer. Ibig sabihin, kapag magpasalamat ka sa Diyos, palagi ka nananalangin din sa Kanya. So hindi lang kung mag-isa ang pasasalamat na thank you, marami po yung pagiging by soul winning, pagiging good giver, you have cheer, pag masaya ka, siyempre magbibigay ka, sabi nga ni Bishop Tibay, ganun. Thanksgiving is thanks plus giving. Ibig sabihin, laging merong giving din kapag ka magpasalamat ka sa Diyos. So iba-ibang klase, done with prayer, with soul winning, with thanksgiving, with testimony. Sabi dito sa Jonah chapter 2 verse 9. Even Jonah na sinasabi natin, siyempre pasaway si Jonah, pero even Jonah showed thanksgiving to God. Not just by words. Jonah 2:9. "After being swallowed by the fish, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord." Jonah paid his vow with thanksgiving. "And also, I will sacrifice," sabi niya. Ibig sabihin, if you are thankful to God, you will even sacrifice. Ano ba yung paghihirap na parang may ministry ka na parang ang hirap gawin, you will sacrifice for the Lord. Kagaya ni Jonah. So yun yung mga bagay na magpapatunay na ang thanksgiving sa Biblia ay hindi lamang po salita na salamat Lord sa pagkain ito. Amen. Salamat Lord, nandito kami lahat. Amen. "Salamat Panginoon, ako po'y maglilingkod sa inyo. Salamat Panginoon, ako po'y magsasorwinig. Salamat Panginoon, ako po'y magbibigay. Salamat Panginoon, ako po'y magpapasalamat. Lalapit sa harapan at sasabihin yung kabutihan mo sa akin." Yun po. Pero po, ano po ba yung bigat ng pasasalamat? The gravity of gratitude. Ibig sabihin, pag mahalaga, kapag wala ka nito, maraming mangyayari na mali. So, limang points. Well, dalawa kasi, yung isa is without gratitude, and pakalawa is with gratitude. Una-una, without gratitude, there is pride. Without gratitude, there is pride. Isaiah chapter 14, verses 12 to 15. Kapag hindi ka po nagpapasalamat, meron pong pride. Isaiah 14, verses 12 to 15. "This is the story of the devil, how he became the devil." Lucifer. Isaiah chapter 14, basahin natin na salit-salitan. Ako sa verse 12, tapos kayo sa verse 13. "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations?
demonstrated by my heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne upon the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation beside the Lord. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yan po, yun nakita po natin yung pagbagsak po, the fall of Lucifer, how he became the devil. He did not give thanks to God. God created him higher than all the angels dahil siya yung pinaka-chief doon sa angels. Siya yung pinaka-maganda pagkagawa. Siya yung talented. Siya yung parang leader sa pagpapraise sa Panginoon. Pero hindi siya nagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat, ginawa mo kung ganito. Panginoon, maglilingkod ako sa inyo. Hindi. Sinabi niya, I will. Gagawin ko, gagawin ko. Marami akong pera, gagawin ko lahat to. Marami akong blessings ng Lord, gagawin ko lahat to. You forgot to give thanks to the Lord, there will be pride in our hearts. Just like Lucifer. Binigyan tayo ng Panginoon na napakaraming biyaya. Maraming mga tao, gulo-gulo ang pamilya. Maraming mga tao, sira-sira ang buhay. Maraming mga tao, lulun sa droga. Bakit hindi tayo magpasalamat sa Panginoon? Narito tayo sa kanyang simbahan at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen? Amen. And po, without gratitude, there is pride. And pride leads to many sins. Romans chapter 1, verse 21. Without gratitude, there is pride. Romans 1, verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So kapag wala mo tayong pasasalamat sa Panginoon, there is pride, and pride leads to many sins. Marami pong kasalanan ang naghihintay po na magagawa po natin mga tao dahil ikas po tayo makasalanan. At pag hindi po tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon, dadating po yung pride at mawala po yung humility natin. Marami po tayong kasalanan na pwedeng magawa at masisira po ang katotoo natin. Yun po ang target ng David, yung katotoo natin, yung gawain ng Diyos na hindi lumago at hindi lang tayo mismo, hindi lumago, magbabackslide tayo, alis tayo isa-isa dito sa church. Salamat po sa Panginoon at narinito pa tayo sa kanyang gawain. Amen? Yeah. Amen. Pero salamat sa Diyos at narinito tayo at hindi tayo gumagawa ng kung ano-ano mga kasalanan na makakapagpanupag sa ating Panginoon. So without gratitude, there is pride. And then, some point, pride leads to many sins. Number two, without gratitude, there is peril. Without gratitude, there is peril, there is danger. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Usap po natin. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ayan po. 1 and 2 pala. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient parents, unthankful, unholy. So without gratitude, unthankful, without gratitude, there is peril. Perilous times, ibig sabihin, nakakatakot na panahon. So without gratitude pala is nakakatakot, there is peril. So iba-iba kasalanan po ang nandito. Ano-ano ba ang times na mga hindi ka makapagpasalamat? Siyempre kapag may blessing ka. Or kahit naman yung times na simple lang. Simple na ito lang na araw lang. Kakain tayo ng madami. Minsan, hindi tayo mapagpasalamat sa Panginoon sa binigay niya sa atin ng mga damit. May ingit tayo sa iba. So envy is also a sign na hindi po tayo mapagpasalamat. At pag nag-start na po yung envy mismo dito sa loob ng church, blessing ng Diyos. Salamat sa Diyos sa tayo po magkakasama ngayon. Amen? Yeah. Amen. Without gratitude, there is peril. There is danger without thanksgiving. Marami pong device ng Diablo para po tayo bumagsak. At yun po iba-ibang kasalanan. So connected ko din siya sa simula. Without gratitude, there is pride. Pero kaso ka lang po, kaya iniba ko siya kasi pride leads to many sins. Kumbaga, dito nagsimula ang kasalanan sa pride. At pangalawa, without gratitude, there is danger, there is peril. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa kung anong meron tayo. At sigurado naman ako, i-bless pa po tayo ng Panginoon. So yun po, number two, without gratitude, there is peril. Number three, with gratitude, there is praise. Amen. Psalm 106 verse 1. Psalm 106 verse 1. Sabi po dito,
Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Huwag tayo pinagpapasalamat sa Panginoon, meron pong papuri sa Diyos. Amen? Amen. Meron man tayo nagpapasalamat sa Diyos, kapakang sa tao lang na, uy, thank you, brother. Sige, bye-bye. Hindi po. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. We say, thank you, Lord. Salamat, Lord, sa inyo. Maglilingkod ako. Magpapatuloy ako sa ministry ko. Mahirap ang department na kanya-kanya tayong mga department. Meron kanya-kanyang trials. Meron kanya-kanya nag-iisip ka dapat kayo inaantok ka na. Meron panahon na dapat mo magbigay, pero parang kinukulang na tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy tayo. Because with gratitude, there is grace. Salamat sa Diyos sa ministry ko. Salamat sa Diyos, nagsubo ako ng buhay. Salamat sa Diyos, ako'y ginagamit niya sa kanyang ministry. With gratitude, there is grace to God. With gratitude, there is power. Revelation 11, verse 17. With gratitude, there is power. Revelation 11, verse 17. Nakita na po ba? Amen? Amen. Revelation 11, verse 17. Ready, go. Saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. At saka sa Daniel chapter 6, verse 10. Ano ba yung great power na yan? Daniel chapter 6, verse 10. Ito po'y magandang story na kung saan halos lahat ng tao sa paligid niya ay against sa kanya. Daniel 6, verse 10. Sabi dito, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in the chamber for Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. Ito yung time na si Daniel ay meron ng bata, papatayin na po siya, papakain po sa leon. Pero ano pong ginawa niya? Lumuhod siya ng nalangin at nagpasalamat sa Diyos. Amen? Tayo po'y magpasalamat sa Diyos kapag meron po tayong trial, because there is power in thanksgiving. There is power in giving thanks to the Lord. With gratitude, there is power. Marami mo pong against sa atin, sa trabaho natin, parang inis sila sa inyo kasi bakit ganun sa atin, hindi naman di sila pumapasok. Eh, mahalaga naman na sa atin kasi maraming customer. So, bakit naman ganun itong tao na ito, hindi sumasama sa giving namin, sa inuman namin. Pero still, give thanks to God and show them that you are giving thanks to God, because with gratitude there is power. Power from you? No, power from the Lord. Sabi po sa Revelation, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng victory over His power. Thanks be unto God. With gratitude there is praise, and with gratitude there is power. And lastly, with gratitude there is prevention from sin. Ephesians 5:4. Ephesians chapter 5, verse 4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. So, hinalintulad po lahat ng mga kasalanan na sinasabi, opposite into giving thanks. So, kapag ikaw magpapasalamat dito, hindi yung filth, iba-iba to eh, but fornication, uncleanness, covetousness, let it not be much named among you as become saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather, pero, sa lang ang pinalit sa kanya, giving thanks. Giving of thanks. Magpasalamat tayo sa Diyos palagi. Lumapit tayo sa kanya sa panalangin. Magpasalamat tayo sa kung anong meron tayo ngayon. And there is prevention from sin. Dahil kung siyempre, magpapasalamat ka sa Diyos, Lord, salamat po sa blessing niyo po sa akin ngayon kung pagbibili ko ng alam. Bakit imposible naman na mangyari yun, di ba? Salamat po sa blessing niyo sa akin. Pupunta lang po ako sa barkada kung magsusugal ako. Hindi. Pag magpapasalamat tayo sa Diyos, nagsushow po ng humility, binabago yung puso natin na hindi tayo may gawa nito, hindi ako may gawa ng trabaho. Ito, magaling ako sa trabaho ko. Hindi po. Pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, bumababa yung tingin natin sa sarili natin at inaangat natin yung pangalan niya. And sa ganun, hindi na po natin magagawa yung sin natin. Salamat Diyos sa umaga ito. Gigising ako ngayon. Maglilingkod ako sa inyo. Magsusoluwining ako. So, magpre-prevent mo ngayon yung katawanan mo sa pagbangon sa kama dahil magpasalamat ka sa Diyos. Salamat Lord, ngayon ay Sunday. Dahil Sunday ngayon, araw mo. Ibigay ko sa inyo yung araw mo at maglilingkod ako sa inyo. Hindi po ako matutulog at didiretso po ako sa paglilingkod sa inyo. Mag-prepare ng maaga, maliligo ng maaga. So, with gratitude, there is prevention from sin. With gratitude, meron kang mag-i-start yung gratitude ng maraming mga opportunity para maglingkod ka sa Panginoon. Sa choir, sa soul winning, sa giving natin, at sa ating mga
pang every service po natin, may mga times na malungkot tayo o galit tayo sa isang tao. And kapag nagmasalamat ka sa Panginoon, Panginoon, salamat po sa mga bagay na binigay niyo sa akin. May isip mo pa ba na mag-isip ng masama sa kapwa mo? Siyempre, hindi na kasi naka-focus ka na sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kapag naka-focus ka sa biyaya ni Lord sa buhay mo, hindi mo makita yung mga bagay na problema sa buhay natin as malaki. Dahil mas malaki ang Diyos natin. Amen? Amen. Amen. So yun po, the gravity of gratitude. Ang pasasalamat sa Panginoon ay hindi lamang po sa salita. At alam po natin yan, nakikita po ito sa ating gawa. Without gratitude, there is pride. Without gratitude, there is error. Without gratitude, with gratitude, there is praise. With gratitude, there is power. And with gratitude, there is prevention from sin. Yun lang po, maraming salamat po.